Tahimik siyang pumunta sa bahay ng kasintahan. Aksidenteng nakita ang kasintahan na naliligo ay inaya siya nitong sumabay maligo. Nang hinubad niya ang pantalon, tumigil siya dahil hindi matanggal ang sapatos. Pagkatapos ay umalis at nagalit naman ang girlfriend nito sa nakita. Hindi naman siya nagsisinungaling, hindi niya talaga matanggal ang sapatos niya. Siya si Max, gumagawa ng mga sapatos. Bago niya sinuot ang kanyang mga sapatos, siya ay hindi kagandahang lalaki. Nasira ang kanyang makina at pumunta siya sa lumang bodega. Nakakita siya ng makinang na sapatos at isinuot ito. Nagulat siya nang maging kamukha niya ang mayari ng sapatos. Alaman niya dahil dito sa lumang makina sa bodega. Kaya naman kinuha niya ang mga sapatos ng customer niya na hindi nagagamit. Tapos ay ginamit ang makina para ayusin ang mga ito. Nag-iiba-iba ang kanyang itsura sa bawat sapatos na suotin. Upang patunayan ang lahat ay hindi isang panaginip, pumunta siya sa kaibigan niya sa salon para masubukan. At mukhang totoo ang lahat ng kakaibang nangyayari. Sinimulan ni Max na subukang ibahin ang anyo sa iba't ibang mga tao. Sinuot ang sapatos ng Chinese boy. Nang siya ay pumunta sa isang restaurant upang kumain ngunit ayaw magbayad. Pumunta sa banyo tapos nagpalit siya ng bagong sapatos saka umalis. Naranasan niya ang buhay mayaman. Nang manako niya ang sapatos ng isang mayaman na lalaki. Ngunit ang magagandang panahon ay mabilis ding natapos. Gabi nang makauwi si Max sa bahay at hinihintay pa siya ng kanyang matandang ina. Ang kalusugan ng ina ay hindi maganda, ang diwa ay hindi na natamo. At ang ina na lamang niya ang nag-iisang kamag-anak na buhay. Iniwan siya ng kanyang ama nung siya ay bata pa lamang at hanggang ngayon wala siyang balita dito. Hiniling sa kanya ng ina na sana ay maranasan pa niyang makasabay sa dinner ang asawa. Kinuha ni Max ang sapatos na naiwan ng kanyang ama. Nang gabing iyon, ang kanyang ina ay bihis na bihis. Bumukas ang pinto, bumalik na ang taong hinihintay niya. Umiti ng gusto ang kanyang ina at nung gabing iyon, masaya talaga siya. Kinabukasan naman ay namatay ang ina ni Max. Ang pagpanaw ng kanyang ina ay labis na nalungkot kay Max. Ang may-ari ng barbershop ay isang napakabanayad na tao. Palagi siyang nandyan para aliwin si Max. Ilang araw matapos mamatay ang ina, isang maitim na lalaki ang galit na galit. Dahil hindi niya nakuha ang sapatos ng ilang araw, sinabi ni Max ang dahilan ngunit hindi ito tinanggap ng lalaki. At nagbitaw pa ng masasakit na salita tungkol sa kanyang ina. Hindi iyon pinalagpas ni Max at kumuha ng bag lalagyanan ng sapatos. Sinundan niya ang maitim na lalaki at sa daan nag-iiba-iba siya ng itsura. Sa pamamagitan ng pagpapalit-palit ng mga sapatos at sinundan hanggang sa bahay nito. Nang makaalis ang maitim na lalaki sa bahay ay agad itong sinuot ang sapatos nito. At pumasok sa bahay upang maghanap ng mapapakinabangan. Nang makita niya ang isang kahon na puno ng mga baril at iba pang sandata, aalis na sana si Max ngunit bigla namang dumating ang maitim na lalaki. Gulat na gulat ito sa nakita, gawa namang patumbahin ni Max ang lalaki at itinali ito. Matapos ay nag-iba-iba ulit siya ng anyo para tanungin ang maitim na lalaki. Ilang sandali pa ay pumasok siya sa isang kwarto at nakita ang mga mamahaling relo na nakatago. Pagkatapos ay may dalawang maitim na lalaki ang kumakatok at sinabing may malaking transaksyon. Agad na lumabas ni Max at naganyong maitim na lalaki. Sinama si Max ng dalawa at binigyan siya ng malaking bag na puno ng pera. Sinabi din sa kanya na kailangan niyang habulin ang nagbebenta ng puko sa kalye. Doon mismo sa street ng pagawaan ng sapatos ni Max, umalik si Max para kalagan ang maitim na lalaki. Ngunit ito'y nakawala na at hinihintay siya na dumating. Aksidente namang naisipan ni Max ang heels ng kanyang sapatos sa leeg ng lalaki at namatay. Takot siyang tumakbo palayo at naiwan niya din ang pera. Nagpa siya si Max na pumunta sa istasyon ng pulisya upang sumuko. Sinamahan siya ng mga pulis sa pinangyarihan ng krimen ngunit wala na doon ang maitim na lalaki. Natarante si Max at bumalik sa shop niya at bali isang pumasok. Nagulat siya ng may bag na puno ng pera pati yung high heels na ginamit niya ay nandoon din. Naguguluhan si Max sa nangyayari at naisip niyang ibalik ang pera. Napansin ng kaibigang barbero na medyo iba ang ikinikilos ni Max at pinigilan itong umalis. Labis na nag-aalala ang kaibigan ngunit buo ang loob ni Max na umalis upang ibalik ang pera. Ilang sandali pa ay dumating siya at nagpanggap na girlfriend ng maitim na lalaki. At ibinalik ang pera, ngunit nagalit ang babae at inutusang pabagsakin si Max. Nang nasa biyahe sila ay nagising ito at nagpalit ng sapatos upang ito'y magmukhang nakakatakot. Bumangga ang kotse at tuluyang ito ang nakatakas. Humingi siya ng tulong sa lokal na samahan ng pamamahala ng pabahay. Nahanap nila ang may-ari ng nail shop at ang matanda pala ang main target ng sindikato. Nagpanggap si Max bilang may-ari ng nail shop at nakipag-usap sa leader ng sindikato. Upang makipag-negosasyon sa bahay ng matanda. Sinabi naman ng matandang lalaki na hindi siya ang kausap nito at nagalit ang babae.
Binita ng matanda na papatayin ang buong pamilya nito. Ngunit biglang lumabas ang media galing sa pinto at nai-record lahat ng sinabi ng babae. Isang gabi, si Max ay nakatali sa isang kotse. Ang kotse ng kidnapper ay tumama sa isang truck. Nagising si Max at isa lang palang panaginip. Sa mga oras ding iyon dumating ang barbero at kinausap si Max. Tinanggal niya ang sapatos nito at lumabas na ang barbero ay ang kanyang ama. Nung panahon pala na nawala ang ama ay napasama din pala ito sa gulo dahil sa mahiwagang makina ng sapatos. Kaya pinili niyang mag-ibang anyo upang maprotektahan silang mag-ina. Pagkatapos ay pinakita ng ama ni Max ang mga koleksyon niya.